pag nakita mo to, sasabihin ko sa'yo, napakalaki mong duwag. Di mo kailangan gawin yan sa babae, i-block mo dahil nabuntis mo. Di maganda yan. Kung isa kang tunay na lalaki, dapat puntahan mo. Kung naghihirap ka, magtrabaho ka. Sarap magmura eh. No? Pre, ako lalaki din ako. Kahit ganito ako, lalaki din ako, no? Sino ba namang hindi gustong magkaanak? Eh, kung nabuntis mo yung babae, napakaswerte mo. Maraming tao dyan, gustong magkaanak, pero hindi nabibiyaan. Baby. Basta, yun na yun. Ang hirap magtagalog eh. Kung wala lang nagre-request na magtagalog ko, di ako magtatagalog para ma-express ko yung sarili ko. Di ba? Napakahirap kasi, ang mahirap kasi sa atin minsan, no, napakahirap kasi minsan sa atin ng mga lalaki. Sabihin ko na lang ha, minsan kasi, masarap lang tayo gumanun eh. No? Pag nabuntis na, wala na. Iiwan nyo lang. Sinong kawawa? Diba? Hindi lang yung babae yung kawawa, yung iniisip ko dun, yung bata. Walang kasalanan yung bata sa ginagawa ninyo eh. Diba? Ano kasalanan ng bata? Kung hindi totoong pinanagutan mo yun, panagutan mo. Obligasyon mo yun eh. Eh sabi ng babae doon, kahit daw yung magulang hindi nagre-reply. Eh kung yung lalaki nasa tamang edad, eh ba't yung nanay yung anuhin nun, papanagutin nun? Eh ba kung ako din magulang nun? Naku. Kung ako magulang nun lalaki, bakit ko... Ba't ako yung magbibigay? Turuan ko yung anak ko. Siguro ito yun. Ito yung dapat siguro gawin. Ito opinion ko lang to ha. Sariling opinion ko to. Kung ako magulang ng lalaki, obligahin ko yung anak ko magtrabaho para makasustento dun sa bata. Normal yung magbigay. Normal yung magsuporta. Sino ba namang ina o ama na hindi susuportahan yung anak? Hi, Frances. Chrisman, good morning. Diba? Siguro, as parent of the boy, parent ng lalaki, di nyo naman talaga obligasyon na kayo yung magbigay. Ang kailangan nyo lang gawin siguro, turuan nyo yung anak ninyo na maging responsabling ama. Yun yung dapat na gawin. Dahil kung totoo nga pong hindi sinuportahan ng anak ninyo yung nabuntis niya, eh napaka-irresponsable ninyo. Turuan nyo po yung anak ninyo.